gusto kong kasama. Why, uy, kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sa'yo. Kung natin simula ng ating klase, magkakaroon tayo ng panalangin. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, our God, we the children, flesh and blood, we offer you this day all we do and think and say. Oh, please give us to our minds to learn the lessons of all times. Oh, please help us to be obedient and truthful, to love and merciful to all. Bless us parents, teachers, the prayers, and all the pupils in our school. Bless us the children and bring us to heaven. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon sa lahat. Okay, magsiupo na mga bata. Okay, ngayong hapon ay magkakaroon tayo ng debate sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Ang pamagat ng ating debate, alin ba ang mas mahalaga, ang katalinuhan o ang kagandahan? Okay, bago natin simulan ang debate, meron tayong mga pamantayan na dapat sundin. Ano-ano yung mga pamantayan na yon? Feb? Tatahimik at matinig na mabuti. Okay, magaling si Feb. Tatahimik at makinig ng mabuti. Habang may nagsasalita, pakinggan natin yung kanyang sasabihin. Sino pa makadagdag ng pamantayan? Okay, Leia? Itala ang mga mahalagang ideya. Okay, tama si Leia. Itala o ilista ang mga mahalagang ideya galing sa ating tagapagsalita. Sino pa ang madagdag? Fritz! Itala ang mga tanong na makabuluhan. Okay, habang nagsalita sila, pwede tayong magtala o ilista yung mga tanong na pwede nating itanong mamaya pagkatapos ng debate. Okay, handa na ba ang lahat? Oo! Okay, ngayon tatawagin ko ang ating moderator. Siya ay si Audrey Jasmine Palomo. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pagdadebatehan ngayon ay kung alin ang mas mahalaga, ang katalinuhan o ang kagandahan. Malugod kong ipinapakilala ang ating mga kalahok. Ang ating para sa panig ng katalinuhan, ito'y sina Gianvary Gonzaga, MacArthur Cruz, Joyra Sanday, Juan Carlo Lara, Carlos Cham Arevalo at Tegay Dominador Aguma. At para naman sa panig ng kagandahan, ito ay sina Maya Rosmandehar, Lucky Shane Repal, Aprilin Ligip, Aravil Sakandal, Aisel Paler at Nadine May Salon. Malugod ko ang bawat tagapagsalita ay binibigyan ng 2 minuto upang ilahat ang kanyang panig. Ang
ating timekeeper ay si Shaima Ahmad. Malugod ko rin ipinapakilala ang ating mga hurado. Ang ating unang hurado ay si Ginoong Salvador S. Merlo, Teacher 2, ang ating guidance counselor. Binibining Mary Grace Padernal, Master Teacher 1, tagapayo ng ika-anim na baita, Bonifacio. At ang ating punong warado, Ginoong Richard Alcos, Araling Panlipunan Coordinator. Upang simulan ang ating debating ito, ating pakinggan si Janvary Gonzaga para sa panig ng katalinuhan. Ang katalinuhan o interlihinya ay ang kakayahang makapagdali o makapangatriwan. Isa itong bigla ang bugso o pakiisa. Ang isang ideya o paggamit nakalipas na mga karanasan. Ang katalinuhan ng tao ay nakabase sa iba't ibang aspeto. May mga taong sadyang nakakaangat ang katalinuhan sa iba. Sila ang mga taong hinahangaan ng marami dahil sa taglay nilang katalinuhan. Mayroong iba't ibang kahulugan at basihan ang pagiging matalino ng isang tao. Ang katalinuhan ay ang kapasilidad na makapulot ng mga bagong ideya. Maraming salamat, Janvary. At ngayon, ating pakinggan si Maria Rose Mandiar para sa panig ng kagandahan. Maraming anyong taglay ang kagandahan. Ipinakita ang kahalagahan at ginagampan ng papel ng kagandahan sa mga beauty pageant at patimpal o mga patimpalak na batayan sa kagandahan ng panlabas na anyo upang magwagi at makuha ang pansin ng mga tao. Ngunit hindi lamang sa mga ganitong patimpalak isinasalang-alang ang panlabas na kagandahan, kundi pati na rin sa ating lipunan ngayon. Maganda ang isang tao kapag taglay niya ang maganda at makinis na kutis, malambot at mabangong buhok, kaaya-ayang mukha at iba pang nagpapatunay ng panlabas na kagandahan. Maraming salamat, Maria Rose. Inaanyayaan ko si MacArthur Cruz para sa panig ng katalinuhan. Maaring ang isang tao na madaling makaisip at makaintindi ng mga bagong ideya ay masasabing matalinong tao. Ang mga matatalinong tao ay kumikilos sa mga bagong ideya na may mabuting panghuhusga. Ito ay nakikita sa paglutas ng mga bagong suliranin at maingat na pagkilos sa iba't ibang sitwasyon. Kapag ikaw ay matalino, ikaw ay nangunguna sa klase. Madaling gawin ang mga bagay-bagay kasi ikaw ay madaling makaisip na sitwasyon. Maraming salamat, MacArthur. Ating pakinggan si Lakishen Repal para sa panig ng kagandahan. Para sa nakararami, ang panlabas na anyo ay anyo ang batayan na kagandahan. Maganda ang isang tao kapag
taglay niya ang maganda at makinis na kutis, manambot at mabangong buhok, kaayang-ayang mukha at iba pa. Kapag taglay mo ang kagandahan, madali kang piliin ng tao na maging isang kinatawan sa lipunan dahil ikaw ay presentableng tingnan. Maraming salamat, Lucky. Si Joyra Sunday naman ang ating pakinggan para sa panig ng katalinuhan. Ang mga matatalinong tao ay talaga namang hinahangaan. Sa ating paaralan, mayroon tayong tinatawag na with highest honor, honor, with high honors, at with honors, at iba pa. Sa mga paligsahan sa paaralan, inuunang pinipili ang may mga parangal din. Napakahalaga ng pagiging matalino sa buhay ng isang estudyante na pagbabasihan ang katalinuhan sa abilidad. Sa pagkatuto ng isang tao, ipinapakita lamang na mahalaga na may taglay kang nalalaman sa pagsasali ng patimpalak. Salamat, Joyra. Sa puntong ito, ating pakinggan mula sa Panig ng Kagandahan, April Lindigip. Marami sa atin na nagangal at gumawa ng iba't ibang paraan upang kumanda at tanggapin ang lipunan. Ito'y patunay lamang na madaling mapansin na ibang tao sa paligid ng taong may taglay ng kagandahan. Marami tayong magiging kaibigan kahit saan man tayo mapunta. Dahil sa kagandahan, nakukuha natin ang atensyon ng ibang tao. Maraming salamat, Aprilin. Si Juan Carlo Lara naman ang ating pakinggan na dumepensa sa panig ng katalinuhan. Ang isang estudyante may kapasidad sa pag-iisip ng mga konsepto ay matatawag na matalino. Ang katalinuhan base sa kapasidad ng pag-iisip ng mga konsepto ng mga estudyante ang nakakatulong upang makilala ang paaralan sa buong mundo. Kapag ikaw ay matalino, madali kang makakahanap ng magandang trabaho at ikaw rin ay asset sa buhay. Maraming salamat, Juan Carlo, sa ideyang ito. Sa puntong ito, pakinggan natin si Arabil Sakandal para sa Panig ng Kagandahan. Hindi lamang nakasalalay ang kagandahan sa panlabas na anyo ng tao. Hindi kayang pagandahin ng kolorete ang nilalaman ng puso, sapagkat maaari lamang makamit ang kagandahan ito sa pamamagitan ng malinis na puti, magandang pag-uugali at mabuting puso. Diba sa paghahanap ng trabaho, isa sa mga requirement ng isang kumpanya ay may taglay na pleasing personality, kaya mas mahalaga pa rin ang kagandahan. Maraming salamat, Arabil. Ating pakinggan ang panig ni Arles Jam Arevalo para sa panig ng katalinuhan. Araw-araw tayong pumapasok sa paaralan upang matuto at mabuo ang ating kaisipan. Anhin natin ang kagandahan kung sa mga simpleng tanong ay nahirapan tayong sagutin ito. Kapag sasali tayo sa mga paligsahan, may mga tanong na kailangan nating sagutin. Isa sa mga tatalinong senador ay si Meriam Defensor Santiago. Isang patunay na binoto siya ng mga Pilipino dahil sa kanyang aking talino sa paggawa ng mga batas. Nakakapayag siya ng kanyang damdamin at opinyon sa taong bayan. Maraming salamat, Harris Tam. Ating pakinggan si Aisel Paler para sa Panig ng Kagandahan. Maaari lamang makita ang tunay na kagandahan kung matututo tayong tumingin sa kagandahan nasa puso ng tao. May mga tao kilala dahil sa aking kagandahan, katulad ni Gloria Diaz na tinanggal ng Miss Universe noong taong 1969.
at si Marjorie Moran Florentino, 1973. Isa rin sa pinagmamalaki ng Pilipinas na naging Miss Universe noong taong 2016, si Pia Wersbach. Dapat dating pangalagaan ang ating mukha upang sa gayon ay magiging sikat tayo ba? Balang araw. Maraming salamat, Aizen. Si JJ Dominador Abduman naman ang ating pakikinggan para sa panig ng katalinuhan. Ang pagiging handa ng pag-isip ay isang pagbasihan sa katalinuhan ng isang tao at laging handa sa ng pag-iisip ng iba't ibang bagay. Halimbawa, sa paaralan, kapag ang guro ay nagbigay ng dinasahang pagsusulit, handa ang isang matalinong estudyante ukol dito. Siya ay handa sa pag-isip anumang oras o araw. Ito rin ay ang madaling pag-uobserba, pag-iintindi at reaksyon ang isang komunidad na laging handa sa pag-isip ay madaling masusolusyonan ang mga suliranin nito. Kapag may kaguluhan sa isang komunidad, nilalapitan natin ang taong may malawak na kaalaman sa paghanap ng solusyon at makamit ang kapayapaan. Maraming salamat, JJ. Si Nadine May Salon naman ang ating pakinggan na dumipensa sa panig ng karandahan. Para sa akin, mas malaga pa rin ang kagandahan dahil magagamit natin ito na makahanap ng mas marami pang kaibigan sa paaralan maging sa ating komunidad. Nagiging mapanuri na ang mga tao sa panahon ngayon sa paghahanap ng kaibigan. Hindi naman agad iniisip ng tao na ang kaibigan ay dapat matalino. Ngayon, sisimulan natin ang rebatal. Maaari magtanong ang nasa panig ng katalinuhan para sa panig ng kagandahan. Aanihin mo ang kagandahan kung bobo ka naman. Walang tao na pinanganak na bobo. Lahat tayo ay may angking talino. Kaya nga tayo pumapasok sa paaralan, di ba, upang matuto? Nabanggit kanina na madaling mapansin ang kagandahan upang maging sikat. Pero pwede ka namang maging sikat na matalino, di ba? Pero mas madaling matandaan kapag ikaw may angking kagandahan. Bakit kapag tayo ay naghahanap ng trabaho, may nakalagay na pleasing personality? Oo nga, may nakalagay na pleasing personality, pero tinitingnan pa rin ang ating mga records tulad ng ating mga grado nung tayo ay nag-aaral pa. Sa pagsali sa paligsahan sa paaralan, lalo na tagisa ng talino, sino bang pinipili? Di ba ang mga matatalino? Hindi naman lahat ng paligsa na tagisa ng talino, sigurado kami na kami pipiliin sa pagkagandahan o pagmamadali ang pag-uusapan. Sa panahon ngayon, sino ba ang umaasenso sa buhay? Hindi ba ang mga matatalinong tao? Umaasenso? Tingnan mo naman ang mga artista, hindi lahat nakapagtapos ng pag-aaral. Umaasenso rin ang kanilang buhay din. Ang puhunan ay kagandahan. Lahat tayo ay nasaksihan ang debating ito. May kanya-kanyang opinion tungkol sa paksa. At dito nagtatapos ang ating debate. Naalin ang mas mahalaga, ang katalinuhan o ang kagandahan? Marami pong salamat. Maraming salamat mga mag-aaral. Talagang meron tayong kaya.
kanya-kanyang ideya, meron kanya-kanyang opinion upang dipensahan ang kanyang panig. Sa ating mga manonood, mayroon ba kayo na italang mga tanong? Sino yung may mga tanong? Mark! Paano po ba tayo magiging matalino? Ang tanong ni Mark, kung paano ba tayo magiging matalino? Paano nga ba? JJ? Mag-aral ng mabuti. Okay, mag-aral ng mabuti. Kaya ba natin gawin yon? Opo! Eh, magaling. Bukod sa pag-aaral ng mabuti, ano pa yung maidagdag? Christelle? Tandaan ang natutunan. Tandaan yung mga natutunan sa paralan at gamitin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sino pa ang may mga tanong? Jehan? Nag-aaral ba mga artista? Ang tanong ni Jehan, kung nag-aaral din ba mga artista? Yes, Leia? Oo naman. Okay, tama si Leia. Ang mga artista ay nag-aaral din. Yung iba, kahit abala sa kanilang trabaho, kumukuha sila ng tutor at doon sila nag-aaral sa kanilang bahay o tinatawag na home study. Diba, mayroong mga artista na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Yung iba naman, sinasabay yung pag-aaral sa kanilang trabaho. Bakit gusto nyo bang maging artista? Okay. May mga tanong pa ba? Okay, wala na yata ang tanong. Lahat ay naunawaan kung alin ba ang mas mahalaga. Okay, lahat tayo ay may angking talino at kagandahan. Lahat tayo ay huwag humusga sa mga panlabas na anyo ng tao. Huwag natin sabihin ay pangit kasi lahat tayo ay ipinanganak na maganda. Ang katalinuhan naman ay hindi nanakaw ng ibang tao sa atin. Kahit tayo ay tumanda, yung katalinuhan nandyan pa rin sa atin. Ang kagandahan ay madali lamang mapansin ng ibang tao at hinahangaan tayo ng ibang tao. Marami tayong magiging kaibigan, marami tayong magiging kalaro dahil tayo ay magiging maganda. Okay, basta tandaan natin, lahat tayo ay mayangking katalinuhan at kagandahan. Gamitin natin ito sa tama. Huwag tayong mag-apak ng iba, bagamat gamitin natin ito upang makatulong at maging inspirasyon sa iba. Maliwanag ba mga bata? Okay, meron tayong mga orado. Alam kong handa na sila. Kung sino nga ba o alin nga ba panig ang nanalo? Kung sino ba yung ating best speaker, best debater, at saka ang ating best team. Okay, handa na ba makinig? Okay, pakinggan natin ang ating punong hurado, Ginoong Richard Alcos. Okay, so good afternoon, everyone. Okay, so ikinagagalak at ikinalulugod namin ang pag-imbita ng inyong advisor o tagapayo upang tunghayan o masaksihan ang debate, no, sa isang napakagandang paksa. Alin ba ang mas mahalaga? Ang katalinuhan ba o ang kagandahan? So batay sa aming mga narinig kanina at batay sa mga opinyon ng bawat na mag-aaral ay talaga namang nabigyan ng ustisya ang bawat paksa. Nabigyan ng kagandahan ang kanilang opinyon na talagang ipinaglaban na mas mahalaga ang kagandahan. At nabigyan din ng katalinuhan ang kanila na namang side o opinyon ng katalinuhan na mas lalo nilang binibigyan halaga na mas mahalaga ang katalinuhan. So batay sa aming observation, bago ko basahin, lubos kong pinapasalamatan ang inyong tagapayo, Ma'am Marlene,
congratulations in advance sa isang napakagandang debate. So before we will announce the best speaker, the best debater, and best napangkat o mga grupo, so unahin ko muna yung mga comments and suggestion para naman malaman natin kung ano pa yung kailangan, no, sa susunod na debate. So pag sinabi nating debate, no, alam ko may binabasa tayong script dito, pero dapat confident na harapin mo yung audience. Kasi yung audience yung kino-convince natin, di ba? Hindi yung kalaban yung i-convince mo kasi kalaban mo siya. Talagang naka-close na yan yung idea niya sa para sa kanya, kagandahan kung katalinuhan ka. Sino ang dapat mong ikayatin? Hurado at ang audience, no? Ara kami ang inyong i-convince na magpati sa inyong side, no? Kasi ang debate dalawang side yan. Na? So isa sa side, opinion mo laban sa opinion nila. Sino ang pwedeng pumili sa inyo? Yung mga audience at ang murado. So una nating bantayan, harapin yung audience kung nagsasalita tayo. Na? Huwag nating yuko lang tayo. Kasi sabi natin kanina, pagkagandahan, dinadala yung tinatawag nilang self-confidence, tama? Pag matalino ka, dala-dala mo rin yung tinatawag na self-confidence, tama? Pag may self-confidence ka, kaya mong harapin ang lahat, kaya mong harapin ang audience, maganda ka man o matalino, kaya mong harapin. Okay, so far, lahat ng speaker nagbigay ng opinion at nagpakitang gilas, pero may namukod tangi. Na? Mayroon kaming napansin ni Ma'am Padernal, ni Sir, yung mabilis na pagsasalita, strategiya yun ng isang debater. Binibilisan niya ang salita kasi nga mayroon tayong oras. Di ba may oras sa pagsasalita? Yun. Sa debate kasi, hindi kailangan na mahina o mabilis. Ang importante doon, masalita at makonvince mo yung audience. Okay. Ang una pa na nakita namin doon is yung halatang kinakabahan. Sino yung kinakabahan kanina? Yan. Pag debater ka, pag humarap ka dito, kasi yung opinion mo yung binibenta mo. Halimbawa, si Sir, ako, binibenta ko yung sarili ko. Paano ko i-convince yung mga nanonood sa akin kung ako mismo kinakabahan? Halimbawa, ibibenta ko yung product dito. Magbenta ako ng aklat. Pag kinakabahan ako magsalita dito, may bibili ba sa akin? Wala. So, pag debater tayo, pag dito ka sa harapan, with all the confidence level, matatag ka, kaya mong ibenta yung sarili mo na pumanig kayo sa amin kasi kami yung magaling. Na? Okay. Huwag tayong kabahan kasi magsalita ka man lang dito, di ba? Dapat confident ka. So, yun lang. Nauna, okay, gawin natin sa sarili self-confidence para yung pagsasalita natin dito hindi utol-utol, hindi putol-putol. Pangalawa, ano ganyan ang pangalawa? Pangalawa, huwag tayong kabahan. Huwag tayong matakot magsalita. Kasi minsan lang tayo bigyan ng pagkakataong magsalita sa debate. Sa debate, minsan lang tayo. So far, sa aton nga moderator, job well done. Palakpakan natin si Audrey. Malakas na palakpak. Si Audrey, nakitaan natin, dalawa yung panig na nasa kanya. Talagang ipinakita niya siya yung moderator. Nasa kanya ang katalinuhan kasi nakaya niyang moderate yung dalawang pangkat. Nasa kanya din yung kagandahan. Ara sa iyo. Sa gitna kasi siya. So, dapat dalawang katangian na sa kanya. Next. Okay. Ang huli natin na na-observe ko is the audience. Talagang nakikinig yung audience natin. Nagpa-participate. Mas lalo kaming namangha doon sa tanong kasi naka-hats na higher order thinking skills
Pasok na pasok yun, ma'am. Yung tinatawag nila, paano tayo magiging matalino? From the word, paano? Sa salitang paano? So mula sa mga audience na tanong, sino ganit yung nagtanong, paano tayo magiging matalino? Yun, na? Kasi dito, alin ba ang mas mahalaga? Katalinuhan. Ang katalinuhan, nakukuha yan kung magsastudy tayo ng mabuti. Ang kagandahan, marami ng doktor ngayon. Na? Ang pangit, nagiging maganda. Yun, maraming salamat, Dok, na ngayon. So, ang katalinuhan at kagandahan, pwedeng ma-achieve ng isang tao. Pero ang tanong kasi dito, alin ang mas mahalaga? So, hanggang sa ngayon, wala pang kasagutan o wala pang nananalo dyan, si katalinuhan ba o si kagandahan. No? Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung tanong na yan. Even though sa Miss Universe, anin ba ang mas mahalaga? Si matalino ba o si maganda? No? Okay, next. Congratulations din kay ma'am kasi napasok niya sa yung values integration. Diba? Pinasok yung values integration, which is may moral lesson at the end of the debate. No? May ara dito sa ginatawag na pinasok yung mas mahalagang mag-aral ng mabuti. No? May moral lesson tayo. So, yung mga artist, tawag nyo silang isipin kasi yan yung hanap buhay nila. Nag-aaral yan sila through online. No? Kahit nagtatrabaho, pero nag-aaral pa rin yan sila. So, once again, katalinuhan man o kagandahan, dapat nandyan sa inyo. Walang imposible na makuha yung dalawa. So, for both team from katalinuhan at kagandahan, congratulations and thank you so much. Okay, so may I call Sir Salvador Merlo and Ma Mary Grace Padernal for the awarding of the winners. Na? Mas lalo kaming naganahan doon sa rebuttal. Ah, yun. Nagpakita ng bawat opinion. So, ang pipiliin namin una ay ang best speaker. Ang pagpili namin sa best speaker, siya yung talagang tumatak sa amin pagsalita niya pa lang dito. Pagpunta niya pa lang dito sa harapan, may confident na siya na nakikita namin. Na? Maayos na kanyang sarili, hindi nakitaan ng kaba. Pagsalita niya, talagang malinaw. Na? Magaling ang pagkakasalita. Magaling ang pagbigkas ng mga salita. Best speaker goes to team kagandahan. At siya ay walang iba kundi si Arabel Sakandal. Okay, congratulations. Yan. Okay. Next. Best debater. Pinakamagaling sa debate. Yung nag-rebattal na, no? Plus yung speech niya dito, yun yung pinagkunan namin na tinatawag nilang criteria sa pagpili. Best debater goes to team katalinuhan. And that will be Arivalo. Yan. Congratulations. Okay. So, dadako tayo. 50-50 na may awards. May awards si kagandahan, may awards si katalinuhan. Sino kayo yung pinakamagandang o pinaka-the best na pangkat? Sino kaya sa gusto niyo? O, Jen, sino yung gusto niyo? Si katalinuhan o si kagandahan? Katalinuhan! Ha? Saan kayo mas na-convince? Katalinuhan! Saan kayo mas naikayat sa pagbibigkas nila? Okay. So, batay sa pag-aaral namin tatlo, batay sa pakikinig ng mga debate at sa opinion at kuro-kuro ng bawat mag-aaral, ikinagagalak namin na ang nanalo o ang nanalong pangkat ngayon ay nagmula sa pangkat ng mga
Okay, sa lahat talaga ang pinanindigan nila, kumbaga sa dalawang team, mas na-convince kami na panigan sila. Kasi sa bawat salita, sa bawat pikas, mas malinaw at mas maintindihan namin. Lahat ng team, dito na. Yan. Okay, congratulations. Palakpakan natin muli. Yan. Okay, palakpakan din natin yung team Katalinuhan. Yan. Palakpakan din natin yung ating moderator. Palakpakan din natin ang ating tagapayo, Ma'am Marlene Pausanos. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.